Mga kwentong pambata. Ang sweldo ng hari. Noong unang panahon, sa lupain ng India, mayroong kahariang tinatawag na bankhand. Ang bankhand ay isang lupain na puno ng mga burol at kagubatan. Ang malawak na tanawin nito ay talagang kaaya-ayang pagmasdan. At ang mga tao ay matatapang at masisipag. Sa kahariang ito'y nakatira ang tagapayong si Manarama, na isang simpleng tao at mayroong magandang kalooban. Siya ay ginagalang at gumagawa ng mga mabuting gawain na walang kapalit na salapi. Umuwi siya tuwing gabi na may dalang kakaunting baryang kinita. Gayunpaman, ang kanyang asawang si Yashoda ay ambisyosa at mahilig sa karangyaan. Gusto niya ng magagandang damit, maayos na kabuhayan at naghahangad mapabilang sa mataas na lipunan. Isang araw, habang kausap ang kapitbahay, nalaman niya na ang bagong hari ay isang mapagbigay na tao. At kung sino man ang pumunta sa kanya ay hindi uuwi ng walang dala. Nang marinig ito agad, siya'y pumunta sa tagapayo. Mapagbigay raw ang hari sa lugar na ito. Pumunta ka sa kanya at sigurado akong bibigyan kanya ng yaman. Galing ang yaman ng mga hari sa makasalanang gawain. Hindi na tayo dapat makihati roon. Pero hindi nakinig ang kanyang asawa at pinilit siyang pumunta sa hari at makipagsapalaran. Nang dumating si Manarama sa korte ng hari, nagbigay siya ng pagrespeto at alay. Sabihin mo, anong magagawa ko para sa'yo? Kamahalan, hindi ko kailangan ng anumang yaman. Gusto ko lang ng 4 na barya mula sa sarili ninyong kita. Kakaiba ka dahil gusto mo lang ng 4 na barya. Ang iba'y humihiling ng ginto at mamahaling bato kapag pumupunta sa akin. Iniinsulto mo ko sa paghingi ng kaunti, kaya humiling ka ng higit pa. Hindi po, mahal na hari. Hindi ko po gusto ang inyong yaman. May bahid yun ang kasalanan. Ang gusto ko lang po ay 4 na pirasong barya na inyong tunay na pinaghirapan. Hindi ko hangad ang higit pa. Nang marinig ang sinabi ni Manarama, nanahimik ang mga tao sa korte. At ang hari ay lubusang nagtaka. Matapos mag-isip ng ilang saglit, sinabi niya, "Oh, sige. Ibibigay ko ang iyong hiling. Pero kailangan mong bumalik sa Makalawa para makuha ito." Kinahapunan ng araw na yon, nang makauwi ng bahay si Manarama, tinanong agad siya ng kanyang asawa, "Ano ang ibinigay ng hari sa'yo?" "Ipinapatawag niya ako ulit sa Makalawa." "Magaling! Mukhang gusto kanyang bigyan ng maraming kayamanan. Dahil kung konti lang yon, dapat ibinigay na niya yun ngayon." Samantala, nag-isip ang hari kung paano siya makakakuha ng 4 na barya mula sa kinita niya. Hindi pa siya nakapagtrabaho dati. At ang alam lang niya ay magbigay ng utos sa iba. Naguguluhan siya at hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Buong magdamag niya itong inisip. At kinaumagahan, naligo siya at nagsuot ng sirasirang kasuotan at palihim na umalis ng palasyo. Matapos magpaikot-ikot sa syudad, nakita niya ang isang lalaking nakatayo sa harap ng bahay nito at kanyang tinanong, "Naghahanap ako ng trabaho. May maibibigay ba kayo?" "Kaya mo bang mag-igib? Walang tubo sa loob ng bahay ko at kailangan ko pang pumunta sa igiban." Pumayag ang hari at iniabot sa kanya ng lalaki ang palayok at sinabihan siya nitong lumabas at punuin ito ng tubig. Dahil hindi naman sanay ang hari sa mabibigat na gawain at makalipas ang ilang balik mula sa igiban hanggang sa bahay ng lalaki, pagod na siya at pawis na pawis. "Napakabagal mo, mawawalan na ng tubig ang igiban! At hindi pa rin napupuno ang tubigan ko! Bilisan mo!" "Ay, naku po! Nagsisisi akong tinanggap kita sa trabaho! Halata namang isa kang tamad na lalaki at hindi ka talaga sanay magtrabaho! Kunin mo ang 4 na baryang ito kapalit ng ginawa mo, kahit na wala ka namang nagawa at binasag mo pa ang palayo ko!" Dala ang 4 na pirasong barya, pumuslit na pabalik ang hari at dumaan sa likuran ng palasyo. Talagang sumasakit ang buong katawan niya at may mga paltos ang kanyang mga kamay. Gayunpaman, nagawa naman niyang kumita ng barya mula sa sariling sikap at masaya na siya rito. Kinaumagahan, nang umupo ang hari sa kanyang trono katulad ng dati, dumating si Manarama at binati siya.
Matapos ang pagtatrabaho, nagawa kong kitain ang apat na bariyang ito. At makasisiguro kang mula ito sa sarili kong kita. Kamahalan, ito lang po ang aking kailangan dahil galing ito sa inyong tapat na pagtatrabaho. Sa kanilang tahanan, maiging naghihintay si Yashoda sa kanyang pagbabalik. Iniisip na nito ang malaking halaga ng kayamanang iuuwi niya mula sa hari. Dumating si Manarama sa kanilang bahay at inilabas niya ang apat na barya mula sa bulsa galing sa hari. Nakita mo ito? Ibinigay ito ng hari galing sa kanyang sariling kita. Galit na galit si Yashoda at puno ng pagkadismaya ang kanyang mukha. Kinuha niya ang apat na pirasong barya at galit na itinapon ito sa paso. Hindi na dapat ako umasa pa! Hindi na lang nagsalita si Manarama dahil sanay na siya sa pang-aaway ng asawa niya. Makalipas ang ilang araw, apat na maliliit na halaman ang umusbong mula sa paso. Ang gaganda at ang titibay ng mga ito, kaya hinayaan na itong tumubo ng kanyang asawa at sinimulang diligan. Di kalaunan ay tumubo ang napakagagandang mga gintong bulaklak at ngayon, nagtataglay ang mga ito ng mga bilog at makikinang na butil, pino at kumikislap sa liwanag. Nahuhulog ang mga butil sa paligid tuwing gabi. At iniipon ito ni Yashoda sa isang tambakan sa sulok ng kanyang silid. Hindi niya kayang itapon ang mga ito. Dahil sa sobra ang ganda ng mga ito at kaaya-aya sa mga mata. Nangyari lang na isang araw, may tindera ng gulay na dumaan sa kanila. Bumili si Yashoda ng mga gulay sa kanya. At sa halip na bayaran niya ito, ibinigay niyang kapalit ang mga bunga ng halaman. Oh! Ano ang mga ito? Sigurado akong hindi ito salapi. Pero naku, tingnan mo naman ang kinis at ang kinang. Kukunin ko na ito. Salamat! At pagkatapos nun, tuwing pupunta ang tindera, binibigyan siya ni Yashoda ng mga makinang na butil. Makalipas ang ilang buwan, nakatakdang ikasal ang anak ng hari at nangangailangan ang reyna ng mga perlas na may tamang sukat at kalidad para gawing kwintas. Nang maghanap ang mga tauhan ng hari ng mga perlas, may mga nakapagsabi sa kanila na may mga kakaibang perlas ang may-ari ng isang tindahan. Hindi makapaniwala ang mga tauhan ng hari na ang isang tindero ay nagmamay-ari nito. Pero para makasiguro, pinuntahan nila ito. At totoo nga, inilabas ng may-ari ng tindahan ang mga gintong butil na ikinagulat nila dahil sa mataas nito na kalidad. Saan mo nakuha ang mga ito? May isang tindera ng gulay ang pumunta sa aking bahay. Nakuha ko ng murang mga ito sa kanya. Mukhang hindi niya alam ang tunay na halaga ng mga ito. Napuno ng pagtataka ang mga mensahero at nagpunta sa tindera ng gulay at sinabi nitong nakuha niya ang mga perlas sa bahay ng tagapayo. Bumalik na sila at sinabi ito sa hari. Umayo kayo at balhin sa akin ang tagapayo. Nang dumating si Manarama, nasorpresa ng husto ang hari. Oh, naku! Ikaw nga! Ganito, kung nakikita mo, may mga gintong butil ako rito. Nalaman kong pagmamay-ari mo ang mga ito. Mayroon po akong paso na may apat na halaman. Tuwing gabi, nahuhulog ang mga butil mula roon. Napapagod na nga ang asawa ko sa paglilinis araw-araw. Maaari kayong kubuha kahit ilan. Nagulat sa sinabi niya ang hari at inakalang nahihibang lang ang tagapayo. Pero mahirap at mapanganib ang pagkuha ng mga ito mula sa napakalalim na karagatan. Paanong tutubo ito sa halaman? Dinala ng tagapayo ang hari sa kanyang tahanan. Tunay nga na nakakalat ang mga gintong perlas sa paligid ng apat na halaman. At ang ilan ay kumikinang sa mga ito. Saan mo nakuha ang mga buto ng mga halamang ito? Tinitigan ni Manarama ang hari at umiling-iling. Hukayin po natin at alamin kung anong ugat nito. Kaya hinukay nila ang lupa sa paligid ng mga ugat at laking gulat nila nang malamang umusbong ang mga halaman mula sa apat na baryang nakatanim sa paso. Ang mga baryan na ito ang iniabot mo sa akin nung galing ka sa palasyo at siyang itinapon ko sa pasong ito. Ikinwento ni Manarama sa hari ang buong kwento. Namangha ang hari sa kanyang mga narinig.
Kung ang pagtatrabaho ng isang oras ay nagbunga ng ganitong kaganda, ano pa kaya ang pagtatrabaho ko araw-araw? Ang hari ay nagbalik na sa palasyo at pumunta sa reyna. Hmm? May problema ka ba? Mayroon akong sasabihin sa iyo. Nabigla ang reyna nang ikinwento ng hari ang tungkol sa bulaklak na perlas at mas nagulat ito nang malaman kung paano niya pinagtrabahuhan ang mga barya. Ikaw? Nagtrabaho? Ha! Ang magiting na hari ng Bankhand ay nagbuhat ng mga balde ng tubig. Oh, wag mo kong tawanan. Makinig ka. Kailangan ko ng tulong mo. Gusto kong kumita mula sa pagsisikap ko. Kaya? Magtatrabaho ako. Kailangan mo akong sahuran para sa aking mga gawain base sa kung gaano ito kaganda kumpara sa iba. Nagulat ang reyna sa narinig. Sinubukan niyang kausapin ang hari tungkol dito pero wala na siyang magawa pa. Sige! Pera mo pa rin naman ito. At hindi na rin mahalaga ito, kaya... Kaya, laking gulat ng mga manggagawa sa palasyo nang makita ang haring nagtatrabaho kasama nila. Pinagtatawanan din ang paghihirap ng hari at maliliit nitong pagkakamali. Pero ang balitang ito ay kumalat sa buong kaharian. Pati na rin ang bagong kasabihan na... Hindi ako maaaring sumuko! Kung kaya ng hari, kaya ko rin! Maging si Yashoda ay natutong magpasalamat sa mga bagay na meron siya at tumigil na sa pagrereklamo. Kaya naman, namuhay si Manarama ng mapayapa at kontento sa buhay. Sa pamamagitan ng pagsusumikap, natututunan ng isang tao ang maging mapagpasalamat.